Okay, so hello and welcome back na naman dito sa Gotek TV, guys. No? Today, meron ulit tayong i-feature na build. Very, very unique tong build natin na to since ITX tayo. Sa mga hindi familiar sa ITX, ito yung mga PC cases or mga PC builds na medyo maliit. As in, sobrang liit pala ng mga PC cases na gamit and yung mga parts na ginagamit natin. So, itong mga types na to is advantageous sa mga users natin dyan ng PCs na kailangan ng space or medyo maliit yung tables nila, desk nila, office nila. Magbe-benefit sila sa mga ganitong klaseng setup kasi nga, very, ano siya, compact siya and yun nga, madali mo siyang i-place or pwesto kung saan mo man gusto dahil sa kanyang size. Okay, so for this build, dinabot ata tayo, I think, around 36,000. Nagsettle tayo for APU kasi syempre, since ITX tayo, nagsettle tayo for less na space na taken sa loob ng ating PC case. So, less wires, less space na nagamit, mas maganda airflow, mas maganda performance. So, let's start yung build natin by syempre, identifying yung items na gagamitin natin for our build, which is syempre, first and foremost, laging mauuna, 4650G from Ryzen, AMD. Next is, prepare natin siya with SE214XT from ID Cooling na CPU cooler. Gagamitin natin motherboard is B550M A Pro from MSI. Prepare natin siya with RAMs na from ADATA XPG, I believe, yes. Gamix D30, bali 8GB of RAM siya, non-RGB, and 3200MHz. Okay. And for our PSU naman, ang gamit natin is Eroku Lux na 550 watts. And last but not the least, syempre, yung ating magiging boot drive slash storage na rin. Team group na MP34 na NVMe drive 1TB. Napakita na natin yung parts dito naman tayo sa PC case. Syempre, yung magiging highlight natin for today is syempre yung ITX case natin, which is TechWare Fusion. And syempre, dahil gusto natin siya i-upgrade, ito kasing PC case na to, stock na to na ganito. So, yung panels niya both sides is mesh. So, may mga holes siya for intake and tawag doon, exhaust ng hangin. So, meron siyang option na magdagdag ng tempered glass para sa aesthetics. So, installan natin siya para mas maganda naman yung maging itsura niya. Since nasa tabletop yung magiging setup nito para sa ating customer. Okay, since okay na lahat ng parts natin, na-identify na natin lahat, let's proceed to the build. Oh,
Okay, so tapos na natin yung build. So before tayo mag-end sa ating video, quick overview muna tayo sa ating PC build. Okay, so first na feature na i-mention natin is yung pinaka-noticeable na aspect natong build natin, which is yung size niya. So, okay, so si Techwear Fusion, guys, ang PC case na gamit natin is an ITX form factor na PC case. And magagamit natin siya both sa ITX sizes na motherboards and syempre dun sa mga casual lang na MATX na boards. So, very versatile siya. And at the same time, pwede rin natin siyang gamitan ng kagaya nga nun sa motherboard. Pwede rin tayong gumamit ng two types ng power supply sa PC case na to, no? And yun is dun sa form ng SFX and dun sa casual na regular size ng PSU. So, sa case natin na dito sa budget PC natin na to, gumawa tayo ng ITX build without using ITX parts. So, medyo ano tayo dun, upside tayo dun sa budget-wise kasi medyo tipid yung ginawa natin. Next na i-mention natin about our build is syempre yung building process niya. Nakita nyo naman doon sa video, no? And napaka-convenient niyang i-build. Dahil nga, marami siyang panels na pwedeng tanggalin. Pwede mong i-modify kung ano yung gusto mong maitira or maiwan dun sa build natin itself. Overall, okay naman yung naging performance ng ating build. Hindi siya ganun kalakas in terms of gaming. Siguro pwede ka mag-Valorant, pwede ka mag-multitabs ng Chrome for work purposes. Minimal siguro na editing pero very, very, very minimal. Gawa ng APU lang tayo. Okay, so one thing to mention pa pala about sa build natin. Itong PC case kasi natin gawa ng very small form factor siya. No? Hindi na natin napaganda masyado yung wiring. Though, okay naman yung naging itsura for me. Kasi ganyan na talaga yung best na magiging itsura niya since hindi natin pwedeng i-dock or itago sa likod. Kasi wala naman likod technically yung PC case natin. Okay, so sa mga hindi pa nakakapag-subscribe guys, no? Mag-subscribe na kayo and follow nyo na rin kami sa aming YouTube channel. Meron din tayong Facebook na Gotek Microbeast and Mr. Shopman para sa ating Shopee. Pwede nyo kaming bisitahin dun for inquiries. Yun, and mahanap nyo yung description down below. And yun nga, salamat sa panonood once again and till next time.